Hi Pisces, tignan naman po natin kung ano po ang mensahe sa inyo ngayong first week of November 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Mensahe po natin, meron tayo dito Wealth and Loving Touch. Okay, so nasa inyo pong mga kamay, Pisces, kung saan at paano po kayo unlad. Okay? So, meron tayo ditong loving touch. So, baka po yung karamihan sa inyo, meron kayong skills, pwedeng meron kayong, ano ba, marunong kayong manggamot, pottery, ano pa ba, painting. So, parang ito, yung mga kamay po ninyo ay susi, magiging susi talaga sa pag-unlad ninyo. So, make the most out of it. At saka, alagaan nyo po yung inyong mga kamay, Pisces. Ayan. Or sinasabi lang talaga sa inyo, syempre, kayo naman talaga yung magpapayaman sa sarili ninyo, hindi ba? Pero kasi, malaki yung ambag nitong mga kamay mo. Okay? So, alagaan mo po yan. At saka, i-enhance mo po talaga yung mga dapat mong i-enhance na skills mo or na talent mo. Tignan pa po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Pisces? Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Maximus, how can you feed others when your own table is empty? O diba, unahin nyo daw muna po yung sarili ninyo. Bago kayo tumulong sa iba, Pisces, tulungan nyo muna yung sarili ninyo. Hindi po yan sa pagdadamot, hindi yan sa pagiging selfish. Pero yun naman kasi talaga yung dapat. Unahin nyo muna yung sarili nyo. Yun lang yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Kaya nga, i-enhance nyo muna yung skills ninyo. Diba? Gastusan nyo muna yung sarili ninyo. Meron tayo ditong fear gun. Becoming a loving mirror. Diba? Paano mo mamahalin yung ibang tao kung hindi mo minamahal yung sarili mo? Paano ka nagbibigay sa ibang tao kung yung sarili mo pinagdadamutan mo? So, love yourself first. Yan po yung pinapaalala sa inyo dito ni Universe. Tignan natin kung ano pa po yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Pisces? Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Pisces? Meron tayo ditong job. Love what you do and do what you love. Yan. So, sundin nyo po yung passion ninyo. Sundin po ninyo yung inyong gusto or yung life purpose po ninyo sa buhay. Love what you do and do what you love. Rise above, sabi sa inyo dito ni Universe. So, wala pong madali. Yung iba sa inyo, baka naghahanap kayo ng trabaho. Pwede po kayong matanggap ngayong week na ito. Pero, kailangan nga po kasi is mahalin nyo muna yung sarili nyo. I-enhance ninyo yung mga skills po ninyo. Ayan, para syempre matanggap din naman po kayo dito sa trabahong pinag-a-applyan ninyo. Ayan, at kung meron naman po kayong trabaho, ang sinasabi po sa inyo dito ni Universe is pahalagahan ninyo, i-appreciate po ninyo yung trabaho na mayroon kayo ngayon. Tignan natin. Baka iba sa inyo, napakataas ng building na inaakyat ninyo everyday. A blessing on a battle that cannot be avoided. So, may mga bagay po dito na kahit anong gawin ninyo is hindi po ninyo maiiwasan. Pisces, ayan. A blessing on your intuition. Ano yung hindi nyo maiiwasan ngayong week na ito? Hindi nyo maiiwasan gumastos. Pero, ano pa ba? Oh, something like that. Sabi na lang natin yun na lang sa paggastos na lang tayo. Hindi nyo maiiwasang gumastos ngayon kasi syempre, kailangan nyo ding mabuhay. Pero worth it ba yung mga lahat ng pinagkakagastosan ninyo? Yun yung itanong mo sa sarili mo. And always, always, follow your intuition. Kapag meron po kayong mga, alam mo yun, meron kayong mga kutob, ayan. So, hindi lang yan kutob. Talagang, ano yan sa inyo ni Universe? Guidance niya yan sa inyo. Kaya lang yung iba sa inyo, matigas ulo ninyo. Pisces, hindi nyo po yan sinusunod. Kaya minsan, ayun, medyo nagkakandadapa-dapa kayo. Pero, okay lang. Baka kailangan nyo talagang maranasan yun para mas matuto naman po kayo. Tignan pa po natin, ano pa yung mensahe para sa inyo. Spirit guide, ano pa po yung pwedeng maganap kay Pisces this week? Pisces, ano pa yung pwedeng maganap sa'yo? Meron tayo ditong sudden wealth. Diba? May wealth talaga tayo dito. False person. Meron tayo ditong toil and labor. Meron tayo ditong journey.
main female at mayroon tayo ditong poverty. Okay. So, yung iba sa inyo, kung ito ha, kung meron ditong magbabalak mag-cross country, kung nasa ibang bansa po kayo, wag nyo na pong balakin. Kasi, hindi ko nakikita na pure yung intention sa'yo dito nung kausap mo. Baka mamaya pagkakitaan ka lang talaga. Well, ganyan naman talaga, diba? So, wag po kayo magpaloko dito. Mas maganda kung dadaanin nyo po sa legal. Matagal siya, pero safe po kayo. Okay, so huwag kayong maienganyo dito. Baka may mag-alok po sa inyo over the net. Ayan. So, kayo naman, pwedeng kakagat kayo dito kasi parang ayaw na kayong extend ng amo ninyo. Ganyan. O kaya ayaw nyo na mag-extend dito sa amo ninyo kasi hindi nga maganda yung treatment sa inyo, yung employer po ninyo. Pero kasi, baka mas lalo pang malala yung madatnan mo dito. Kaya umuwi ka muna ng Pinas, tsaka ka mag-ayos. Okay. Pero kung nasa sa inyo pa rin naman to, sabi nga, sa inyo ni Universe, follow your intuition. Okay? Kasi ito, baka maglalabas ka dito ng malaking pera. So, bago po kayo maglabas ng malaking pera ngayong week na ito, Pisces, pag-isipan nyo po mabuti. 100 times, pag-isipan nyo, tama ba itong gagawin ko? Totoo ba yung taong to? Do your own research, toil and labor, and meron tayo ditong journey. So, marami po sa inyo, napakadami yung oras na ilalaan sa trabaho this week. So, alam mo yun, pwede po na ito. Yung iba naman, may pagbiyahe pa dito. So, pwede po na ngayon pa lang kayo, sabi natin, ngayong week na ito, first time po ninyo na lalabas ng bansa. First time ninyong mawawalay sa inyong family. Yan. So, focus lang po kayo sa inyong dreams kasi... Ayan, marami sa inyo, Pisces, wala talaga dito sa Pinas yung ano ninyo, yung, sabi natin, yung pag-unlad na hinahanap po ninyo. So, kailangan nyo mas maging matalino po dito. Yan, meron tayo ditong main female. So, kahit ano naman yung trabaho ninyo, ang mahalaga po kasi is ma-appreciate at mahalin po ninyo, pahalagahan ninyo. Meron tayong poverty and main female. So, ito, parang nahihirapan kayo sa connection mo with this female energy. Pwede po ito ay kapatid mo, asawa mo, o kaya naman nanay mo. Pero more on, hindi ko nakikita na nanay mo pala to. Pwede po na ito ay kaibigan mo. So ayan, medyo nahihirapan ka. Or baka meron ka ditong isang babae na nahihirapan kang singilin, Pisces. Or merong isang tao dito, isang babae na hindi mawala-wala sa isipan mo at hindi mo alam kung bakit. Lagi siya pumapasok sa iyong panaginip, sa iyong isipan. So, ito po yung mga lucky numbers mo. If you want, pwede nyo pong isulat. 15, 10, 20, 29 pala, 29, 8, 11, 8. So, 8, 8, your lucky number. Yan. 38, 10, tas 10 din. 2 and 37. So, ulitin po natin. 15, 10, 29, 8, 11, 8, 38, 10, 2, and 37. Yan po yung iyong mga lucky numbers. Tignan po natin kung ano pa, spirit guide. Mensahe pa po natin pagdating naman po sa trabaho. Spirit guide pagdating po sa trabaho. Meron tayo ditong 4 of Wands. So, yung iba po sa inyo, ayan. Talaga naman na you are living your life purpose. So, marami po sa inyo, very secure yung inyong trabaho, Pisces. At alam ninyo na parang ito talaga yung trabaho ninyo. Mahal nyo talaga yung trabahong ito. At saka, nararamdaman nyo din po kasi na okay talaga yung mga katrabaho ninyo. So, pwede po yung iba is talagang, ano ba, hindi man siguro kayo yumaman dito sa trabaho ninyo, pero mayaman kayo sa experiences. Okay? Hindi siya material things, pero sa experiences, mayaman po kayo. So, pwedeng kung magbe-business kayo. So, parang ano ba, alam nyo yun, meron na kayo agad insight, meron na kayong foundation ba, ganyan, pagdating dito sa business na itatayo ninyo. May sudden wealth tayo dito, ha? So, wag din naman kayo magpapaloko. Baka mamaya may mag-offer sa inyo ng kung ano-ano. So, the Chariot, pagdating naman po sa inyong finances. So, maganda din talaga yung finances ninyo ngayon, Pisces. Kasi ito po ay pag-unlad. Meron kayo ditong ma-achieve. So, meron kayo ditong, kasi this is success also. So, kung meron po kayong mga deals na ginawa before,
Or, ayan, may deals kayo na ginagawa ngayong week na ito. Mukhang magiging successful po talaga siya. Pagdating naman po dito sa inyong business, kung meron na po kayong current business, so ito, puyat na puyat yung iba sa inyo. Alam niyo yung parang matutulog na lang kayo, iniisip niyo pa yung mga gagawin niyo tomorrow. Five of Pentacles, okay? So ito, kayo naman, nangangamba naman kayo dito, Pisces, yung ibang mga may trabaho po. Two of Wands, itutuloy niyo pa bang yung business niyo or hindi na? Ano bang gagawin ninyo? So, yan po. Meron kasi dito, pwedeng yung pampinuhunan, yung pinuhunan po ninyo, Pisces, ay inutang nyo lamang. So, para kasing hindi nyo to naayos ng mabuti. Hindi nyo ba napagtuunan ng pansin yung inyong business? Sabi natin, parang, kasi dumarating talaga kayo sa point na napakadami nyo pong sales. Parang nagpapaisi-isi yung iba sa inyo dito. O kaya naman, hindi nyo po na manage ng maayos yung kinikita nyo. So ito, pag dumarating tuloy yung mga times na to na mahina yung benta ng business ninyo, nangangamba talaga kayo, sobra kayo na-stress dito. Pwede nga yung iba sa inyo, nagdudulot pa po ito sa inyo ng depression. So kung ito yung dinadala ng business ninyo, kailangan nyo pong magpahinga. Okay? At isipin nyo pong mabuti, itutuloy nyo pa ba ito or ano ba yung gagawin ninyo? Hindi man pahinga na sobrang tagal, lalo na po kung yung iba sa inyo, ito lang talaga yung inaasahan ninyo. Kunwari, sabihin natin, half day o kaya isang buong araw, mag-isip po kayo. Tignan po natin, spirit guide, kasi sobrang na-stress kayo dito. Tignan po natin sa love life naman ni Pisces. Meron tayo ditong 9 of cups. Sa love life mo naman, 8 of cups. Meron tayo ditong 2 of swords, okay? So, nahihirapan din po kayo dito. Masaya kayo sa relationship ninyo. Or masaya kayo na mahal ninyo yung taong to. Or masaya kayo dahil alam ninyo na nasa isang relationship kayo ng taong to. Kaya lang po kasi, napakadami nyo nang sinacrifice dito sa relationship ninyo. And tinatanong nyo ngayon yung sarili nyo, worth it pa ba? Worth it pa ba, universe, na magstay ako dito sa relationship na ito? Pwede po kasi na itong person mo, Pisces, is pwedeng ito, nakikita ko sa kanya, paisi-isi na lang siya sa life. Ayan, so parang happy-go-lucky ba ganyan? Ikaw naman dito, puro ka-sacrifice. So yung iba po sa inyo, parang ano ba, worth it pa ba na nandito ako sa relationship na to? Tama nga mahal ko siya, pero alam mo yun, wala naman ako nakikitang support coming from him, from her. So pag-isipan nyo po ito, maaring yung puso ninyo, okay, masaya. Pero yung isipan ninyo, at saka yung katawan ninyo, pagod na pagdating dito sa relationship ninyo. So ibang pagod yung kailangan ninyong maibsan. Hindi ba, hindi sapat yung pahinga pagdating dito sa problem ninyo. Or hindi sapat na sabihin nyo lang, na ilabas nyo lang yung nararamdaman nyo pagdating po dito sa relationship ninyo. Napakalalim po, parang ang lalim nung pinagdaraanan ninyo, ang lalim ng hugot ng karamihan sa inyo, Pisces. Okay? So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your week. Bye-bye!